Alamin muna natin ang magiging lagay po ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, ano ba talaga? Umulan na naman. Wala ba talagang sama ng panahon, Ariel? Kabayan, meron ngayong binabantayang cloud cluster o humpol ng kaulapan sa silangan ng Visayas na posibleng maging low pressure area. Napaloob ito sa Intertropical Convergence Zone o ITZZ na umiral ngayon sa may Southern Luzon, Visayas at sa Mindanao. Bukas, araw ng Biyernes, ay lalapit sa may Bicol ang posibleng mabubuong low pressure area at hihilahin ito ang habagat na makakaapekto po sa may Palawan, Visayas at western part ng Mindanao. Dahil dito mabubuo ang tinatawag na monsoon trough, ito po yung bahagi ng ITZZ na nakadugtong sa habagat. Salubungan din po ng hangin ang monsoon trough, kaya isang panibagong LPA ang posibleng mabuo rito sa silangan ng PAR, sa labas po yan, sa araw ng Sabado. Posibleng malusaw ang LPA malapit sa Luzon at ang maiiwan na lang po ay itong LPA sa labas ng PAR. Nakikitang kikilos ito palayo sa bansa at posibleng maging bagyo sa susunod na linggo. Magbabago pa ang ating pagtaya sa mga potensyal na sama ng panahon, kaya manatili po nakaantabay para sa updates ukol rito. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas po, may malawakang pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa dahil sa potensyal na LPA at monsoon trough. Kapamilya, aasahan pa rin po ang mga pagbaha at landslides, kaya maging listo at handa. Sa Mindanao, buong araw maulan sa Zamboanga Peninsula maging sa may Sulu Archipelago. May ulan din sa umaga sa hilagang bahagi ng Caraga. Sa tanghali, mas malaking bahagi ng Mindanao ang uulanin, lalo po dyan sa may Bukidnon, at sa hapon naman sa may Agusan del Sur may malakas na mga pag-ulan. Sa gabi uulan muli sa Northern Caraga at sa ilang bahagi po ng Davao Region at ng Cotabato. Buong araw ring makaranas ng maulang panahon ang buong Kabisayaan. Magsisimula ito bandang umaga. Mas lalakas sa tanghali, tuloy-tuloy po yan hanggang pagsapit ng hapon. Pagsapit naman ng gabi, mababawasan ang mga pag-ulan, pero meron pa rin po sa ilang lugar. Magiging maulan din sa halos buong Palawan buong araw bukas. Bandang hapon may malakas na ulan sa hilagang bahagi ng probinsya at sa gabi naman sa may southern part ng Palawan. Sa Luzon, maaraw at mainit sa malaking bahagi. Umaga po yan hanggang tanghali. Pero magpapaulan na sa ilang lugar sa Bicol Region ang potensyal na LPA sa umaga. Mas malaking bahagi naman ng Bicol Region ang uulanin bandang tanghali at maulan na rin sa Quezon Province, sa may Batangas at maging sa Mindoro. Sa hapon, may kaunting ulan naman sa Cordillera at sa Cagayan Valley. At sa gabi, may malalakas na ulan dito sa may Pulilio Islands at maulan din sa ilang lugar sa Cagayan Valley, sa Bulacan, ibang bahagi pa ng Calabar Zone, sa Marinduque at sa Romblon. At dito po sa Metro Manila, maaraw at mainit pa maghapon, pero magsisimula mga pag-uulap bandang alas 4 ng hapon. At sa gabi pa, may aasahan pong mga pag-ulan sa halos buong rehiyon. Samantala, nakapagtala ang PHIVOLX ng presensya ng volcanic smog o VOG sa Taal Volcano mula kaninang tanghali. Nagpapatuloy kasi ang pagbuga ng usok ng bulkan na nakapagpalabas ng higit 4,000 tons per day ng volcanic sulfur dioxide ngayong Webes. Ayon sa PHIVOLX, ang VOG ay acidic at maaaring magdulot ng iritasyon sa mata at lalamunan. Pinaalalahanan naman nila ang publiko, lalo po ang may mga hika, sakit sa puso at baga, na iwasan ang VOG at magsuot ng mask. Nananatili sa Alert Level 1 ang Taal Volcano na nagpapakita pa rin ng abnormal na sitwasyon. Yan po ang update sa Lagay ng Panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.